Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. Maganda itong ating mga pagbasa. Sa unang pagbasa, ang maaalala natin dito ay yung palagi nating sinasabi kapag mararanasan natin o nakikita natin na parang may pagkukulang, kukulangin yung ating mga kailangan. Ang sasabihin natin, God will provide. Eh, di ba? O, galing pala yun dito kay Abraham. So, narinig natin ang kwento. Wala pa nung mga nakarang araw, so isinilang na si Isaac ang ipinangako kay Abraham at kay Sarah. Subalit nang binatilyo na si Isaac, sinubok ng Diyos si Abraham. At ang sabi, ihandog mo sa akin ang iyong anak. Hindi naman nagdalawang isip si Abraham. Eh, di ba? Kaya isinama niya ang binatilyo, dinala niya sa bundok at ginapos. Pagkatapos ng sasaktan na o sasaksakin na niya ang bata, ang sabi ng Diyos ay huwag mong saktan ang bata. Napatunayan mo na kung gaano ka katapat sa akin. Kaya nagtataka si Isaac eh. Sabi niya, mayroon na po tayong panggatong, mayroon po tayong apoy. Nasaan po ang tupang iahandog? Anong sabi ng kanyang ama? Ang Diyos ang magkakaloob. God will provide. It speaks of His experience of God. Hindi ba? Kung papaanong ang Diyos ang nagkaloob sa kanya, kaya Isaac, ang Diyos din ang magkakaloob sa kanya. Ito marahil ang naging batayan ng pagsunod ni Abraham. Di ba? O, imposible na nga sila magkaanak. Tapos nagkaanak sila. Tapos ihahandog daw. Adi ihandog. Baka magbibigay pa uli ng isa. Hindi ba? So, pinangawakan Abraham ang pangako ng Diyos. Anyway, Diyos naman siya eh. Hindi ba? Kaya yung panghawak ni Abraham sa pangako, sa tipan sa kanya ng Diyos, ang nagbigay sa kanya ng katuparan ng kanyang mga pangarap. Kaya ang Diyos ang magkakaloob. Sa bandang huli ay inulit yon. Sa bundok ng Diyos ay may nakalaan. Sa bundok ng Diyos ay may nakalaan. So kaya lalong tumingkad at tumibay ang tipan ng Diyos at ni Abraham dahil sa kanyang pagsunod. Kung tayo yun, hindi na natin siguro ibibigay. Ani? Nasasabihin mo, labo mo. Nasa akin na nga, ibigay ko pa sa iyo. Hindi naman galing sa iyo. Ibagdadamot mo.